Negativity is much louder than positivity. Mas maingay ang masama kesa sa mabuti. At makikita po natin yan sa ating mundo ngayon. Mas malakas naririnig natin sa balita, sa social media, ang masama, ang bad news, kesa sa good news. Ang mabuti, tahimik at madalas hindi mo man mapapansin. Kamukha po, pag pinutol mo ang puno at bumagsak, maririnig mo yan, malakas. Pero pag tumutubo ang halaman, hindi mo man minsan napapansin, hindi mo man madalas naririnig. Kung may sakit ang tao, naririnig mo, siya ay nagrereklamo at dumadaing. Pero pag wala naman sakit ang tao, tahimik lang siya. Di po ba? Pag sinisira mo ang isang bahay, maririnig mo, napakaingay. Pero pag ginagawa na ang bahay, hindi masyadong maingay, tahimik lang. Alam na alam mo merong aksidente sa daan, may ingay ang banggaan. Pero pag walang aksidente, tahimik lang na dumadaan. Mas maingay ang masama kesa sa mabuti. Pero hindi ibig sabihin na mas makapangyarihan ang masama kesa sa mabuti. Amen? Meron din lakas ang kabutihan. Nakatago lang yan. At tayo ay hinahamon ng Diyos ni Jesus na ipakalat natin ang kabutihan. Dahil sinasabi niya sa Ebanghelyo, magsimula nung kagawa ng mundo, ano ang naipakalat? Ano ang lumaganap? Ito ay ang kasamaan. Magsimula dun sa magkapatid, si Cain at si Abel, meron ng away, meron ng patayan. Hanggang noong ginawa ang templo, mismo ang isang pari, si Zacarias, pinatay na mga tao, pinagbabato sa loob ng lugar sambahan. At tingnan nyo naman po, itong si Jesus, siya nang gumagawa ng tama, nilalapit niya mga tao sa Diyos, nililinis din niya ang templo, tinutuwid niya ang baluktot na pag-iisip ng mga pariseo at eskriba, pero sila pa ang galit. Sila pa ang nagplaplano paano siya patayin. My difference, negativity is loud and negativity is spread throughout all the world until today. Mag-ingat tayo. Ang kasamaan, siya ang naghahari dahil nakakahawa yan. Pag nag-aaway ang mag-asawa, hindi mo maiwasan pati ang mga anak na dadamay apektado. Pag mainit ang ulo ng boss, pati din ang mga empleyado, nai-stress. Pag meron nag-aaway sa isang bansa, lahat din ang mga bansa nakikisali. Kaya nga meron tayong pandaigdig na gera o world war. How can we stop the spread of the loudness of negativity? It starts with us. Nag-uumpisa sa atin. Kailangan tayo mismo maging positibo, maging banal, maging mabuti. You can change others by changing yourself. Yung kasabihan nga ay, be the change that you want to see. At paano ba maging positibo? Sa gitna ng napakaraming negatibo na nangyayari sa ating mundo. Simple lang po. Kasing simple ng ABC. Ang tawag ko po dyan ay the ABC of being positive. A means you should affirm yourself. A means you should attach yourself to God. Paano maging positibo? Unang-una sa pagbibigay ng mabuting salita sa iyong sarili. Sa pagkikilala na ang sarili mo ay may kabutihan at may kagandahang loob. Bakit po ba tayo nagiging negatibo minsan? Dahil sa ating tingin sa ating sarili. Tayo'y nagiging negatibo dahil nakikinig tayo sa mga negatibong tumatakbo sa ating kaisipan. Pagkagising natin, napakahalaga, dapat sabihan mo ng maganda at mabuting iyong sarili. Napakarami kasi pagkagising pa lang, anong sinasabi? Buwisit na buhay na ito. Napakahirap naman ang buhay. Nakakatamad naman. Ito na naman, puro problema. Ayaw ko na.
My dear friends, you can never be positive if you listen to the negative voices in your head. If you want to be positive, then say something positive to yourself. If you want your life to be positive, then affirm your life as a blessing. Kagising mo pa lang, magpasalamat ka na sa Diyos. Habang nakahiga ka pa lang, hindi ka pa tumatayo sa iyong kama, sabihan mo ang iyong sarili. Kaya mo yan. Masipag ka. Pagkatingin mo sa sarili mo sa salamin, bakit hindi mo naman sabihan na mabuti ang iyong sarili? Pwede mo naman sabihan ang iyong sarili na, ang ganda mo naman, ang gwapo mo, alam mo, matalino ka, you are resourceful, talentado ka, maabilidad ka, alam mo, kahit na nahihirapan ka, kinakaya mo, kayang kaya mo pa rin yan. Say something good to yourself. At kung tayo ay nahihirapan sa pagsasabi ng mabuti sa ating sarili, the other A is, you should attach yourself to God. Idikit mo, ilapit mo yung sarili sa Diyos. Kaya nga meron tayo mga dasal. Pag tayo'y nagdadasal, hindi lang tayo humihingi. Tayo'y nakikiugnay muli sa Diyos. Kung gusto magkaroon ng buhay, lumapit ka sa pinagmumulan ng buhay. Kung madilim ang iyong buhay, lumapit ka sa pinagmumulan ng ilaw, ng liwanag ng iyong buhay. Try it. When you pray, try to meditate on the words. Huwag lang tayo magmadali sa ating pananalangin ng Ama namin. Say the Our Father slowly. Feel it in your hearts. Kung kaya mo pa nga, mag-memorize ka ng mga kanta ng Salmo sa Biblia. Banggitin mo Psalm 23, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Pagpaulit-ulit mo, sinasabi, binabanggit, inaalala sa iyong isip, di ba? Mawawala lahat ng pag-aalala. Hindi mo maririnig ang ingay ng negativity, ng kasamaan. That is the first one. A, affirm yourself, attach yourself to God. B, be firm in your values, in your principles. Pag wala kang paninindigan, ikaw ay madaling babagsak. Mawawala ka, makukuha ka, madadala ang iyong emosyon sa masama. Napakarami po ng humihingi ng payo sa akin. Father, anong gagawin ko dito sa aking asawa? Father, anong gagawin ko dito sa aking anak? Father, anong gagawin ko? Wala pa akong trabaho. Father, anong gagawin ko dito sa aking biyanan? Pero imbis na bigyan ko po sila ng sagot na dapat nilang gawin, ang palagi kong sinasabi, tinatanong, ano ba ang iyong paninindigan? What are your values? Dahil yan ang dapat pinagmumulan ng iyong pinipili, ng iyong pagdedesisyon. Bakit mo hihiwalayan ang iyong asawa? Ano ba ang iyong paninindigan? Di ba nung kinasal kayo, nangako kayo na magmahalan kayo? If your value, if your principle is love, then you should make your decisions out of that value, out of that principle. Dahil magkakamali tayo sa ating mga ginagawa kung wala tayong mga paninindigan at prinsipyo sa ating buhay. Kailangan meron tayong angkla sa buhay. Dahil ang buhay ay madaming mga unos, madaming mga bagyo, maraming mga problema. Kung wala kang angkla, ikaw ay susunod, ikaw ay mawawala. Ikaw ay tatangayin ng mga problema, ng mga suliranin, ng mga negativity sa iyong buhay. Kailangan natin yan. So, kahit na nagbibisyo, matigas ang ulo ng iyong asawa, your principle is, your value is love. Remain in that. You'll become positive. Kahit na naghihirap ka, marami kang utang, but your value and your principle is sipag, perseverance. Magtatagumpay ka, makakaraos ka. Kahit na sinisiraan ka ng ibang tao, but your value is humility. Magpapakumbaba, you will be blessed by God. Manatili kang matatag sa gitna ng mga kasamaan. Be firm, and that is one source of your positivity. Pero kahuli-hulihan, letter C, cut off negative people in your life. Alisin mo, umalis ka sa mga taong masasama ang ugali, masasamang magsalita, masamang magtrato sa iyo. Dahil kung sinasaktan ka ng iba, hindi ka lalago.
Mahirap maging masaya kung merong tao nagpapalungkot sa iyo. Amen? Kailangan mo ang kapayapaan. Kailangan mo umalis sa mga taong ito. Put a distance between you and the negative people. Diba? Kahit naman po ang halaman, kung palaging pong pinipitasan, kung palagi pong inaalisan ng mga dahon, hindi tutubo yan. Kung hindi ka makaalis physically, remove yourself internally, spiritually, intellectually. Kahit man lang sa iyong isip, alisin mo yan, yung negative na tao niya yan sa iyong buhay. Para tumubo ka, para lumago ka. Kahit naman ang ating Panginoon, di po ba? Nagiging negatibo na at masama ang mga kaaway niya, hindi siya nananatili. Umaalis siya. Dahil pag nananatiling ating Panginoon sa mga negatibong tao, hindi daw siya nakakagawa ng mga himala. Gusto natin makagawa ng himala sa ating buhay, then cut off negative people in your life. And see, when you distance yourself from negative people, beautiful things start to happen. Tandaan po natin yun. Pag umalis ka at tahimik ka lang, makakagawa ka ng mga magaganda, nakakamanghang bagay sa iyong buhay. Hindi naman po mahirap ang pagiging positibo. Nahihirapan lang tayo dahil una, hindi natin sinasabihan na maganda ang ating sarili dahil tayo ay nakalayo sa Diyos. Nagiging negatibo tayo dahil wala tayong sariling paninindigan. Nakakalimutan natin ang ating mga values. Ano ba dapat ang ating mga tunay na ipaglaban sa ating buhay? Pero pangatlo, kaya hindi tayo nagiging positibo ay dahil hindi tayo makalayo-layo sa mga taong negatibo. Follow the ABCs of being positive. Start today affirming yourself, attach yourself to God, be firm with your values, with your principles, and cut off your life from negative people. Life is short. Maiksi lang po ang buhay. Huwag natin sayangin sa masama. Dahil ang tuwa ng Diyos ay nakikita niya tayong positibo, natutuwa at masaya.